Okay, part 3 na tayo sa ating tutorial ng busy command sa Autopad. Pasensya na talaga dahil medyo mahaba at kailangan natin talagang himayin para mas maintindihan natin yung mga command. At sigurado naman ako kung ikaw ay interesado at sinusundan mo itong aking video pagdating ng time, baka maging isang magaling kang draftsman o isang architect dahil dito sa basic command na to. Kaya pagtsagaan na lang natin. Okay, so ang next natin na command ay itong extend. So ito yata yung pinakamahirap na command dahil baka may maalala kayong iba dyan. Okay, so commercial lang yun. Okay, so ang ating command na next ay extend. So ito yung ating command. Okay, ito yung ating guide. So yung pag-extend, pagkakulang yung ating line. Halimbawa, itong line na to, pupunjik natin dito. Okay, so meron tayong dalawang case. Yung case number 1, case number 2. Sa case number 2, marami niyang kasamang linya. Okay, so example natin dito sa extend number 1. Okay, type tayo, EX, enter, enter. Click natin yung line, then escape. Okay, so ganun lang siya kasimple. Samantalang dito, kung meron siyang kasamang ibang line, okay, ito yung ating magiging type, o ito yung magiging sequence ng ating command. Type natin ang EX, enter, hindi tayo pwedeng mag-double enter, select natin yung boundary line, kung saan natin gustong papuntahin yung line. Okay, pala select na natin, enter, then click natin, enter. Okay, so yung ating extend. Next ay trim. So kung kanina sa extend, dagdag tayo ng line. Dito naman sa trim, tayo magpuputol ng line. So meron tayong dalawang case, case number 1 at case number 2. So dito, dalawang linya, dito maraming line. Okay, so try natin, DR, enter, enter. Click lang natin yung line na gusto natin putulin. Ayan. Okay, then escape. Okay. So kung kita try natin itong sequence ng command natin dito, pang maraming line, so ganito yung mangyayari. So try natin. PR, enter, enter, click natin, click, ayan. So makita natin, may naiwan na line. Dahil nga, meron siyang kasama ibang line. So ang magiging command natin, dapat ay ganito, ayan. Okay. So same command pa rin, pero nadagdagan lang na ibang dapat natin gawin o type. Okay, so PR, enter, then select cutting edge. So dahil itong dalawa na to ay paras natin kakatingin, so consider silang dalawa na cutting edge. So kaya gagawin natin, isi-select natin siya parehas. Ayan, then enter, okay, then click, okay, enter. Okay, so ulitin natin para mas malinaw. PR, enter, then select cutting edge line, enter, click natin yung dalawang line, then enter. Okay, so sa pag-select pala ng line o ng object, meron tayong dalawang klase, isang from right to left at isang left to right. So pag right to left, lahat ng madadaan natin mapipick natin, pero pag left to right, kung ano lang yung makukover. Ayan, para tayo nakuha. Okay, so kung dito, ayan. Okay, so ganun yung pagka-ang natin ang pagsiselect. Okay, ang next natin ay fillet. So itong fillet, ginagawa itong kumanda to para magkaroon tayo ng corner, yung dalawang line. So, pero meron tayong dalawang klase ng fillet. Merong square yung corner at meron namang arc. Ayan, so naka-arc yung ating corner. Okay? So, magiging ganyan yung isura natin pagka-pinilay. Kung dito ay square yung corner niya, dito naman ay naka-arc. Okay? So, sa pag-pilay ng square yung corner, ito yung mga cases ng mga line na kung gagawin natin ay i-apply natin yung pilay. Okay? Yan, pwedeng yung dalawang line ay parehas sobra, ito naman ay kulang, at itong parehas, itong dalawa na, ito naman ay parehas kulang yung line. Okay? So, itong fillet para siyang advanced command ng extend at saka ng trim.
Okay, example natin dito. Kung para maging corner siya, ang gagawin natin ay 3. Ayan. Sorry. Gagawin natin kumanda ay 3. Okay? So, dito naman, ang gagawin natin kuman sa case number 2 ay mag-extend ka tayo sa katayo mag 3. Ayan. So, dito naman, anong gagawin natin? Pwede natin gawin na mag-extend tayo ng line. Ayan. Okay? Samantalang dito sa belay, automatic, direct na siya, magkakaroon siya ng corner. Okay? So, ito yung ating command. Try natin. Kumunta tayo ng, type tayo ng F, enter, then, dito, dahil wala tayong radius, may makita kasi dito sa command line na may option kung may radius. So, kung wala, pwede na natin i-direct na click. Ay, sorry, pala ito. Okay, nakasita pala kami na sa radius. Okay, so inayos na natin. So, try natin. F, enter. Click na natin yung dalawang line. Okay? Same dito. F, enter. Click, click. Yan. So, dito sa case number 3. F, enter. Click, click. Yan. Okay? So, yan yung ating corner ng dalawang line na walang radius. Ito naman yung magiging sequence ng command natin pag meron tayong radius. Okay, so type tayo ng F, enter, tapos type natin yung R para sa radius. Okay, enter, then input natin kung ano yung gusto nating radius ng arc. Okay, so let's say meron tayong 100 na radius, enter, click natin yung dalawang line. Ayan. Then enter. So ito na yung ating nakapilay na may curve. So usually ginagamit ko ito sa paggawa ng column detail, usually sa stirrups. Dahil pwede rin tayong magpilay ng naka-polyline. Ayan, yung buong line. So try natin dito. F, para maging ganito yung itsura niya, naka-arc. So F, enter, radius. Okay, so lagyan natin ng A. Ayan. Then, enter lang tayo ng enter. Okay? Dahil yun yung ating previous command, so enter lang tayo ng enter. Ayan. Mapipili na natin yung line. Next natin ay chamfer. Okay, so kung sa pili, meron tayong square corner na ganito at meron ding arc. Dito naman sa chamfer, makakaroon tayo ng slant, okay, slanted line. Okay, so usually, meron tayong makita natin sa floor plan, like dito, meron tayong ganyang case. Okay, so ito naman yung ating command. Halimbawa, itong line na to, gagawin natin ganito na naka-chamfer, ito yung ating susunod ng command. Okay. Type natin, cha, enter, so itong, tatype natin yung isi-select natin sa baba, tapos yung command line ay letter D o yung distance. Then, type tayo ng D and enter. So, mag-i-input tayo ng dalawang distance. Yan. Okay, so, ito yung sa distance na to, ang sinasabi dito ay yan. Okay? Yan. Yung lateral length na rito. Yan. Okay? So, balik tayo. Ja, enter. Then, choice natin sa command line ID, enter, input natin. Okay, so input natin ng 500. Then, enter ulit. Then, input tayo ng pangalawa, 500, enter. Then, select na natin yung dalawang line. Ayan, so automatic na siya. Okay, so ito yung ating input na 500 kanina. Okay, so kung same siya ng horizontal distance at ng vertical distance, meaning itong ating line ay naka 45 degrees. Ang next nating command ay break. So, itong break, magkakat tayo ng line na walang cutting edge. Okay, so ganito yung magiging itsura niya pa ng break tayo. Ayan. Okay. Diba sa trim, kung mag-trim tayo, kailangan meron tayong cutting edge. Okay, so try natin break. So, kailangan natin maglagay ng line para kapag
break tayo ng line. Okay? Pero dito sa break na command na to, direct na to. Okay, so gagawin natin, type natin ng br, enter, click tayo dito, then click tayo ng pangalawa. So yun, automatic na break yung line. So usually, ginagamit ko to sa pag-layout o pag-gawa ng floor plan. And for example, dito, ayan, ito yung ating wall, ito yung ating window. So, iba kasi yung pin assignment nitong wall at saka itong line ng window. Kaya ang ginagawa ko dito, nag-break ako dito. VR, enter, click ko dito. Ayan. Ayan. Saka ko siya i-extend. Ayan. So, pag print yan, itong line na to, mas manipis dito sa line ng wall.